halos dulong hilagang kanlurang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang mga isla ng Bangingi, isang munisipyo ng probinsya ng Sulu. Ang Sulu ay pinamumunuan ni Governor Abdul Sakortan at nirerepresenta sa Kongreso ni Noraina Sahidula, asawa ng mayor ng nasabing munisipyo na si Abdul Wahid Sahidula. Pursigido ang mag-asawang Sahidula na i-develop ang mga islang nasa sakop ng kanilang munisipyo upang mayangat sa hanin mga world-class tourism destination ng bansa. Kaya naman kami ay naimbitahan upang saksihan sa unang pagkakataon ang pagpupasinaya sa isa sa mga ito, ang Manisan Beach Resort. Kahapon ang mga panauhin mula sa mga karating probinsya, mga dayuhan at maging mga pinakamahalagang panauhin na nagbuhat pa sa Maynila ay nagsiratingan. Ito ang mga panauhin. Shalimar Hofer Tamano, ang Director ng Department of Tourism. Shalimar A. Candao, Assistant Secretary DOT ARM. Maria Teresa Sacalahol, Assistant Secretary ng DOT Basulta. Sandra Jaire Sumail, PIO ng Office of the Vice President para sa Mindanao. Soraida Jaire, Representative ng Gawad Kalinga. Susan Awali Susula ng DepEd. Benser Istino, former Assemblyman, 2nd District, Sulu. Haji Cadel Istino, Sulu Provincial Board Member. Haji Erwin Tan, Provincial Administrator. Haja Jainab Abdulmajid, Provincial Tourism. Colonel Andre M. Costales, Philippine Marines, Commander ng 3rd Marine Brigade. Colonel Juriel M. Sanabre, Philippine Navy Marines, Officer in Charge, Joint Task Force Sulu. At Colonel Benaventura Pascual, Commander ng Task Force Zamboanga. Nagsidating din mula Bohol ang mga German divers na sina Patrick Ritter, DG Ash, at ang X-Factor Philippine contestant na si Jerian Templo Ritter. Mula sa kauna-unahang mga panahon sa riyong ito, ang mga sama-usamal Balangingi ay nakipaglaban kontra sa mga mapanakop na dayuhan. Sila ang mga pangunahing kung tawagin ay slave raiders na kalyado ng Sultanate ng Sulu. Ayon kay Congresswoman Noraina Lady Anne Sahidula, sa kanyang speech, dahil sa katanyagan sa pakipagdigma, ang bayang ito ay binansagang Bangsamoro. Kumbaga, ang dating ng Bangi na sama na may historical noong panahon ng ating mga ninuno noon na may history na kung paano lumaban ng ating mga ninuno noon na tayo'y binansagan na Bangsamoro. Bukod sa ipinagmamalaki nitong mga white sand beaches, ang karagatan ng Bangingi ay mayaman rin sa kasaysayan. Kaya naman ayon sa kanila, ito ay isang perfect destination para sa mga mahilig sa history. Sa isang programa, winelcome ni Mayor ang mga panauhin at ipanaliwanag ang kanyang plano para sa turismo ng Bangingi. Yung doon dito lang makita natin sa harapan natin, yung malapit sa municipal office namin, pwede natin din ikumpit. Kung hindi lang develop na ang Boracay, may pagmalaki din natin dito sa province of Sulu, itong beaches natin dito sa Bangingi. Siguro mga 6 to 7 beaches pa din dito sa sa pagkain naman, nakikita naman ninyo, siguro hindi namin problema at saka hindi kami mapapahiya sa inyo na dadalaw dito sa amin. Patulog man o mamisit man dito na hindi kayo kugutumin. Kayo ang magsusurrender sa pagkain at kung ano man gustong pagkain na mayroon sa ibang lugar, masigit pa dito sa Bangingi Municipality na matitikman niyo ang masarap na pagkain. Hinikaya ni Lady Anne ang mga audience ng programa na maging masiyahin at inalayan pa niya ang mga ito ng isang awitin. Tungkol sa seguridad para sa turismo, ito ay excellent, sabi ng German diver na si Patrick Ritter. Subalit anya, nananatiling hamon ito sa pamunuan ng Sulu, kung kaya ba nitong mapanatili ang ganitong antas ng seguridad sa pang-araw-araw na operasyon ng industriya ng turismo. For the mainstream tourism, I'm not talking about that it gets big as Boracay. I'm talking that you frequently have on an island like this size, maybe you have frequently, I don't know, 20, 30, 40, 50 tourists to maintain the security on a daily basis. I think that's a challenge. Sinabi ni Colonel Juriel Jojo Sinabre, ang Deputy Commander ng Naval Forces Western Mindanao on Marine Operations, at siya ring OIC ng Joint Task Force Sulu,
na ang Armed Forces ay sumusuporta sa mga proyekto ng lokal na gobyerno sa pagsulong ng turismo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa loob at paligid nito. Ang role po ng ating Armed Forces ay nababatay po sa ating IPSP Bayanihan ay sumusuporta po tayo sa programa ng ating government. Dito naman ang ating LGUs, government agency, kagaya ng promoting tourism dito po sa province of Sulu. Kaya nakakaroon kami ng kasama po ng ocular inspection at pagsuporta upang maipalaganap ang programa po ng development dito po sa ating probinsya. At sinisiguro natin ang seguridad at upang ito po ay matatamasan ating kababayan. At ma-appreciate po nila na ang Sulu po ay sa katunayan ay peaceful and is already open for tourism. And maybe in the near future ay mapalaganap na natin yan as a regular program ng ating tourism industry. Hindi na po tayo ngayon na alarma pag may mga foreigner. Pero yun nga, pinangangahalagahan pa rin natin yung kanilang seguridad. Dahil hindi peaceful po dito sa Island of Tungkil. Peaceful po ito na Island of Tungkil. Kailangan, may mga lugar tayo na kumbaga sa ano na hindi po pwede sa mga strangers. Ganon din po yan kung tayo nasa Quezon City, sa Manila. Dito ay sinisiguro lang po natin. Pero nakikita na natin ngayon na nag-avail na tayo hinay-hinay so long as na nandyan po yung proper security coverage, coordination with our local government units ay safe po ang Sulu sa ating sa mga turista, even foreigners. Nang aking itanong kung may nagpapatrolya ba sa karagatan, sabi niya hindi kailangan magpatrolya. To be honest, wala po tayong patrolya kasi wala naman tayong isi-secure dito because we are secured. Katunayan nga, walang akong security. I'm with our local officials. So ganun kataas ang aking kumpiyansa dito sa Island of Tungkil. Wala tayong patrolya kasi wala naman dapat patrolyahan. Ayon kay Patrick Ritter, ang Manisan Beach Resort ay may potensyal maka-attract ng dayuhan mula sa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga mahilig sa scuba diving. How about the people? People very friendly. More fans in the Philippines, Mr. Sulu. Sobrang mabait ang mga tao dito. They're very friendly and welcome kami ng taos puso. So nagpapasalamat kami kay Mayor and Congresswoman Lady Anne for inviting us here. Thank you so much. Thank you. Ayon kay DOT Director Tamano, kailangan lamang may sumitin ng mahusay ng mga sahidula sa kalihim ng Department of Tourism ang kanilang presentasyon para sa proyekto upang ito ay mabigyan ng kaukulang pansin. So ang advice ko naman kay Congresswoman ay gawan niyo ng magandang study, i-presenta kay Secretary Jimenez para mapag-aralan ng ni Secretary kung anong tulong ang may suporta ng DOT sa municipality ng Bangingi. This is your first visit, sir? This is my first visit. How you find? Very beautiful. When I was 25, I went to Tawi-Tawi. That was a long time ago. Pinakatampok sa kasiyahan ay ang pagpapakitang gilas ng mga departamento ng gobyerno lokal sa pagluluto at paghahanda ng iba't ibang native seafood products na naghihintay upang tikman ng sinumang may ibig. Kay Mayor, ito ay panimula pa lamang ng pagpapakita nila sa kagandahan ng Bangingi. Yun nga ang next plano namin, pag unti-unti namin yung mga ibang mga beaches dito, i-develop din namin. Baka sa next year naman, kung sa ibang lugar naman, mga beaches na ang i-develop namin at saka doon din ang ilalunch namin din katulad ng pag-lunch namin ngayong araw. Para sa Balitang Filipino ng SambaTimes.com, Risa Lakbao na.